Itinaas na ng Pilipinas ang Alert Level 3 of Voluntary Repatriation sa Lebanon dahil sa tumataas na tensyon nito at ng Israel. Ilang mga Pinoy naman mula Israel ang ligtas ng nakabalik sa bansa. Nakatutok live si Ian Cruz. Ian. Yes, Emil, sa pagdating nga ng 26 na Pinoy ay kabuuang 60 Pilipino na mula Israel ang nakabalik ng Pilipinas. Mga kwento ng takot ang ibinahagi ng mga Pinoy sa Israel dahil sa pag-atake ng Hamas. Kakabahan ka na kung kailan darating yung mga raketot na yun. Minsan may sumasabog na walang sirena. Kung yung mga raket at saka ano, sanay na kami doon, dati pa yun na nangyari. Pero yung may mga pumasok ng ibang lahi, pumasok mismo doon yung ginawa sa mga kabahin natin sa mga Israel. Yun, sabi ko, ano kaya makakabalik ko ba ako? Kabilang sila sa 26 na Pilipino na umuwi ngayon, ang pinakabata, 4 sanggol na anak ng Batanggenyang si Jackie Lurelevo. Iiwan mo yung asawa mo? Nagde-decide na rin po siya mag-for good. Iniintay na lang po niya yung amin. Aso po, susunod na rin siya siguro. Ayon kay DMWOIC Yusek Hans Kakdak, nagpapatuloy ang pag-iikot ng kanilang mga tauhan sa Israel para alalayan ang ating mga kababayan. Sa Israel, higit kumulang ang merong 650 OFW families ang sumangguni po sa atin and 648 are accounted for. May dalawa lang na patuloy natin pinagdadasal na hinahanap pa rin. Tig 50,000 pesos ang pinansyal na tulong na tinanggap ng umuwing Pinoy mula DMW at OWA. May iba pang assistance din mula DSWD at PESDA. Ayon sa Department of Migrant Workers, ginagawa raw ng kagawaran at iba pang ahensya ng gobyerno ang lahat para maiuwi ang mga Pinoy na nais bumalik ng bansa. Ito pong repatriation na ito ay patuloy po nating gagawin hanggat may mga kababayan po tayo na nagnanais umuwi galing po ng bansang Israel. No? It's a whole of government approach. Lahat po ng mga ahensya, lahat po ng mga departamento ay sama-sama para bigyan ng tulong yung ating mga repatriates, no? Hindi lamang ang mga Pilipino sa Israel ang tinitingnan ngayon ng DMW, kundi ang mga kababayan natin sa hilaga nito, ang bansang Lebanon. Nasa Alert Level 3 na o Voluntary Repatriation ng Lebanon dahil sa tumataas sa tensyon matapos magsagawa ng rocket attack ang grupong Hezbollah papuntang Israel, naggumanti naman ang sarili nitong mga pag-atake. Woo! My God! My God, my God, my God. Kasama sa naipit dyan ang OFW at community leader sa Southern Lebanon na si Mero Magos. Mula sa kanyang tinitirhan, halos araw-araw siyang nakakarinig at nakakakita ng palitan ng rocket fire malapit sa border ng Lebanon at Israel. Jesus Christ, huwag na naman sana akong sundan. Ayaw ko na. Mapakaramdaman mo naman na iba na talaga yung palitan nila. Mm-hmm. So sunod-sunod na ito parang papunta na to sa hindi maganda. Mm-hmm. Parang ganun yung feeling. Ayon kay Philippine Ambassador to Lebanon Raymond Balatbat, nasa 17,500 ang bilang ng mga Pinoy doon. Karamihan nasa Beirut at hilagang bahagi ng bansa. Nasa 122 na Pilipino naman ang nasa Southern Lebanon na malapit sa Israel border. May ilan na lumikas na raw tungo sa kabisera, ngunit may mga nananatili pa rin sa Southern Lebanon kasama ang kanilang mga employer. The Philippine Embassy has also posted in its Facebook page a repatriation application form which can be accessed by OFWs throughout its QR code. And finally, the Philippine Embassy has also met with the members of the Filipino community to enhance its coordination in processing and in facilitating the repatriation of Filipino workers. Emil, hindi pa ma-disclose ngayon ni Yusek Hans Kakdak kung ilan bang mga Pilipino sa Lebanon ang nais nang umuwi ng Pilipinas. Pero ayon sa kanya, nasa 120 pa na mga Pilipino mula sa bansang Israel ang nagpo-proseso na ngayon ng kanilang papel para makabalik na dito sa Pilipinas. At inaasahang mangyayari yan, Emil, sa loob ng linggong ito. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Ian Cruz. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV
at www.gmanews.tv.